last Friday, sa unang pagkakataon, nagamit natin ang faith house nito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pinagkaloob sa atin ng ating nag-iisang Diyos, ating buhay na Diyos. Kung babalikan natin, di ba, parang sa Facebook lang, di ba, sa Facebook natin, kung minsan gusto nating magbalik tanaw doon sa mga pinopost or doon sa mga sina-shoutout natin, pupunta tayo sa timeline natin. So, nung ginagawa ko tong message nito, nagbalik tanaw din ako nung wala pa tayong faith house. Siguro, lalong-lalo na sa mga kapatiran na talagang andito na nakasama natin, yung habang ginagawa natin yung mga proseso until such time na dumating na tayo sa puntong ito. Siguro, kung babalik ako, di ba napakaganda, mga kapatid? Simula nung nanalangin tayo na, Lord, nawa, bigyan niyo po kami ng mga kapatiran na willing tumira. Then, nung nagkaroon na, nanalangin naman tayo na, Lord, nawa, bigyan niyo po kami ng faith house na sakto sa budget namin. Then, binigay naman ng ating Panginoon. Then, nung nangyari yon, nagkaroon tayo ng offline linis. Ilang araw din yon, linggo rin yon, mga kapatid. Ang ginawa, ang ginugol natin bago natin such time na nagamit ang faith house na ito. Napakaraming alikabok, di ba? Yung mga nakatambak dito, yung mga gamit nung previous nakatira, itinapon. Talagang makikita natin yung pagiging tawag nito, makisig ng ating mga kalalakihan. Kaya again, mga kapatid, ako personally, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapatiran. Alam ko lahat tayo, meron tayong contribution doon, mapapisikal man, financial man, even sa prayers. Kaya maraming salamat, mga kapatid. Maraming salamat. So in short, hindi po naging madali. Hindi po ba? Hindi naging madali para sa atin na magkaroon ng faith house. Kaya ako ay nalulungkot personally na makita sa araw na ito napakaraming bakante ng upuan. Why? Because we prayed for it, mga kapatid. Then God provide. Then now, of course, meron tayong kinukonsider ng mga bagay. Kasi meron naman mga kapatiran na may valid reason kung wala dito. Pero I'm talking about those kapatiran na wala namang valid reasons. Diba? Parang nakakaya na, parang for example, ikaw, sinabihan mo yung nanay mo na, ako personally, na-experience ko ito, mga kapatid, na talagang pinagsisihan ko, na-realize ko lang ito nung andito na ako sa Saudi Arabia. Noon, kasi diba, syempre, nag-iisang anak. So, kahit nagtatrabaho na ako, tumatawag yung nanay ko, oh, anong gusto mong ulam? Sabihin ko, ito. Tapos, ako pa naman, syempre, binata, pinakamaaga na sa akin yung alas 11 ng gabi. So yung niluto, inihain, pinaghirapan ng nanay ko na customized, specially made para sa kanya, nag-iisang anak, hindi ko kinain. At ilang beses yun nangyari, mga kapatid. Nung andito na ako sa Saudi, talagang pinagsisihan ko. Kasi kahit pagluto ng itlog, hindi ako marunong. Kahit yung pag-break ng itlog nung unang araw ko dito sa Saudi Arabia. Diba? Minsan, inahayaan tayo ng ating pahay. Pero dumarating talaga sa punto, mga kapatid, na talagang dinidisiplina tayo. At yung mga bagay na meron tayo, kinukuha ng ating Panginoon. Diba? For us to realize. Then now, it's about time to enjoy itong faith house na ito. Then personally, nalulungkot ako, mga kapatid, na napakaraming vacant seat ngayon. Anyway, dapat patuloy tayong magpuri at magsaya. Kasi we believe and we claim na nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Hindi mababawasan ang kanyang pagpapala. Di po ba? Hindi mababawasan ang kanyang revelation, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya, parang pakago natin ang ating Panginoon. Now, nabanggit ko nga kanina, di ba? Hindi basta-basta ang pinagdaanan natin bago natin magamit ang faith house na ito. Now, ang tagal rin natin hinintay, ano yung susunod na step? Ano yung susunod na plano natin, mga kapatid? Ngayon, meron na tayong faith house. Bilang mga anak ng Diyos na kasama natin sa pananambahan na ito, personally, tanungin niyo yung mga sarili niyo, mga kapatid. Kasi hindi po natatapos dito yung obligasyon natin bilang Kristiyano. Di porket meron na tayong faith house, eh, re-relax na lang tayo.
I want you to realize, mga kapatid, na higit sa pagkakaroon ng faith house, meron pa tayong magagawa. At napakarami pang mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba kayo doon? Amen. Diba? It's more than just having a faith house, mga kapatid. Marami. Gaya nga nang nabanggit kanina, yung mga ginawa natin, yung paglilinis lahat, yung pagpipintura, those are just physical or outward appearance ng physical church natin, mga kapatid. No, what about the inside? Diba? Hindi naman na porket maganda ang nasa labas, eh ibig sabihin kaya-aya na ang nasa loob, diba? Diba? At tayo nga minsan, nadidisappoint tayo minsan, diba? Pag umuwi tayo sa Pilipinas, nakita natin itong napakagandang hotel na ito, tapos ang daming advertisement, tapos pag nung ginamit na natin, hindi pala magandang servisyo. Diba nakaka-disappoint? Or minsan meron kang inaasahan na damit na gustong-gusto mong bilhin kasi maraming nagsabi na maganda ito. Pero nung unang suot mo pa lang, natanggal na yung butones. Hindi pala ganun kaganda ang quality. Di ba minsan yung mga expectation natin? Now, of course, given na yun mga kayo, for us Christians, marami tayong mga expectation na pwedeng gawin sa ating ng ating Panginoon. But we will focus dun sa expectation ng mga unbelievers. Para sa atin, most especially sa faith house na ito mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, every one of us, tayo mga regular attendees dito, malaki po ang role natin para ganahang bumalik ang mga baguhan. Malaki ang responsibilidad ng bawat isa sa atin para yung bisita, yung first timer, ay muling bumalik. Naniniwala ba kayo doon? Again mga kapatid, yung pag-handle po ng mga bisita, hindi lang po yan nakasalalay sa aming mga elders at sa mga deacons. Lahat tayo merong obligasyon. Alam niyo na ba kung anong gagawin niyo? From the very moment, meron kayo makitang first time, eh? Alam niyo na ba? Ngayon, nagawa niyo na ba ang in-entertain or kausapin man lang, kumustahin yung mga bisita natin? Yung mga una or second time na dumalo? Alam niyo mga kapatid, yung pagiging steward natin, hindi lang basta-basta nakalimit doon sa creation. Most especially ngayon, meron na tayong faith house. Yung pagiging steward natin, dapat nagre-reflect yan on how are we going to handle first-timer. Di po ba? Yung pagiging steward natin, mga kapatid, nakikita yan kung paano tayo naging hospitable sa mga bisita natin. Dapat sa mga first-timer, dapat sa mga bisita, pagpasok pa lang nila, nararamdam na nila yung warm Christian greetings, mga kapatid. Yung friendly. Diba? Tatanungin ko mamaya yung mga baguhan kung magkakaroon tayo mamaya, mga kuya, ng assessment, ha? Kung ano yung unang naramdaman nyo o reaction nyo nung first time kayong dumalo dito. So, tandaan natin, mga kapatid. The main purpose kung bakit nagkaroon tayo ng faith house, binigyan tayo ng faith house ng ating Panginoon, aside dun sa mga security issue natin previous, isa sa main goal natin is to win more soul. Magdala ng maraming kaluluwa, mga kapatid, sa loob ng iglesia ito. Then, how can we win souls if yung first timer hindi na bumabalik? Kasi sa unang araw pa lang, nadala na. Diba? I want you to be reminded, mga kapatid, that God wants everyone to be involved sa bagay na ito. Lahat tayo magsisilbing ashiret, mga kapatid, sa pag-entertain ng mga bisita. So, mahalaga yun, mga kapatid. Isa ito sa dahilan kung bakit tayo binigyan ng faith house ng ating Panginoon. To gather more souls, mga kapatid. Sabi nga kanina sa scripture reading natin sa Acts chapter 20 verse 28. Sabi dito, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which he obtained with his blood. Now, of course, alam natin that Paul is addressing this sa mga elders. Pero dapat ilagay rin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Dito ay pinakita ni Paul yung malaking responsibilidad ng bawat lingkod ng anak ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, sa bawat mananampalataya ng Diyos, hindi po basta-basta ang pinuhunan ni Jesu Kristo. Alam niyo,
kung paano tayo nagkaroon ng redemption, hindi po basta-basta dugo at pawis, mismong buhay ng ating Panginoon ang kanyang binigay. Diba? Andito tayo ngayon nakaupo, andito tayo ngayon makarating, because someone suffered for us. Andito tayo ngayon nakaupo, because someone has died for us. Andito tayo ngayon sama-sama sumasamba sa Espiritu at Katotohan, kasi may namatay para sa atin. Ganon kahalaga, mga kapatid. Pinakita nga dito ni Paul mismo yung sincerity niya. At pinakita niya mismo doon sa mga elders yung laki ng responsibility na meron sila sa kanilang mga miyembro, mga kapatid. And of course, dito sa chapter 20, dito rin natin makikita yung journey ni Paul, mga kapatid. At dito rin natin mababasa yung pangalan ni, I don't know kung mapupronounce ko ng tama, Eutychus. Kilala niyo ba ito? Ito yung, kasi itong Acts 20 mawat, ito yung pagkakataon nagkaroon ng farewell sermon itong si Paul. Ha, pinalalahanan niya ang mga elders. At the same time, napakahaba ng kanyang sermon. Tapos meron naman tayo isang kapatiran na nakaupo sa may bintana. Habang nakaupo siya, since haba ng mensahe ni Paul, kinantok siya at nahulog. Patay! Namatay siya, pero na-restore naman ng ating Panginoon sa tulong na rin. Pero makikita natin doon, mga kapatid. Di ba? Kaya, huwag kayong matutulog dyan. Ha? Okay? Again, mga kapatid, sabi nga kanina, nung nag-aaral ako, sabi, minsan, yung pag natutulog ka sa mensahe, hindi lang dahilan minsan yung pagiging pagod. Minsan yung pagkakaroon ng low esteem. Low esteem. Oo. Yung pagkakaroon ng pababang ano. Of course, marami tayong mga bagay na iniisip mo. Pero again, huwag natin naging hayaang maging dahilan yan. Para hindi natin may toon 100% yung ating attention sa ating Panginoong So, nakita natin dito mismo yung dedication ni Paul, which is dapat makita rin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na yung pagpapahalaga, yung pagpapalago ng church in numbers, mga kapatid. And how Paul represents the church of God? Now, sa araw na ito, magpo-focus lang ako sa tatlong bagay. Sa tatlong bagay, kung paano natin marerepresent or maipresent ang faith house na ito para sa mga first-timer, lalo na doon sa mga unbelievers. Mahalaga kasi, mga kapatid, yung presentation. Di po ba? Mahalaga yun kahit sa pagkain, para mas magiging appealing. So ngayon naman, sa araw na ito, pag-usapan natin yung tatlong bagay lang. Of course, marami. Pero tatlo lang, pag-usapan natin yung tatlo. Yung mga bagay na dapat natin gawin para mas magiging appealing ang faith house nito. Kasi nabanggit ko nga kanina, nagawa na natin yung mga outward beautification. Now, it's about time dito sa loob naman, mga kapatid. So, pag-usapan natin. Mahalaga kasi mga kapatid. For example, pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba, mahalaga na ma-represent mong maigi dun sa employer o sa nag-interview yung sarili mo na karapat-dapat ka sa isang certain na trabaho. Pag pinapakilala ka naman ng girlfriend mo sa kanyang magulang, di ba, dapat presentable ka rin para naman matanggap ka ng magiging manugang mo, di ba? Mahalaga, mga kapatid, ang presentation. Ganon din dito sa faith house na ito. So ngayon, sa araw na ito, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay presenting faith house. Of course. Di ba? So, pag-usapan natin itong mga bagay na ito at isa buhay natin, mga kapatid. Nang sa gayon, dumami pa ang dumalo. Una, sabi dito, obeying house rules, mga kapatid. Simply obeying is very important in Christian life. Sabi nga dito sa Job chapter 36 verse 11, if they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Alam niyo, mga kapatid, itong house rules na ito na ginagawa at pinapatupad natin sa ngayon, hindi lang naman ito nagsimula ngayon eh. Even sa panahon ni Paul, even doon sa mga early Christian, kasi alam naman natin, meron din mga persecution. At higit pa sa mga na-experience natin ngayon. So meron din sa mga security measure na ginagawa noon, mga kapatid. At maalala ko nga, yung mga house rules kasi, mga kapatid, makikita natin ito halos kahit saan tayo magpunta. Naalala ko nung first time kami nga pumunta dito sa palasyo ni Prince Mohammed bin Naif, sabi nung Lebanese
na house manager. Sabi niya, ang pinakauna-unang house rules daw, huwag kang mag-alok ng shake hands sa prinsesa. Hayaan mong siya ang mag-offer ng shake hands. Pangalawa, kung sa sitting area ka lang, doon ka lang. Hindi ka allowed pumunta sa ibang area. Then, pag nakita mo ang prinsesa, huwag kang titingin sa kanya. Yumuko ka lang. Bawal daw tignan. So, marami. Even sa mga palasyo, even sa mga opisina. Di ba may mga restriction? Kaya nga minsan yung mga ID natin, minsan may mga restriction kung hanggang saan ka lang pwede makapasok. Di ba? So, ganun din mga kapatid. Higit sa lahat, dito sa faith house natin. Alam nyo ba yung mga house rules natin dito sa faith house? Di ba? Alam nyo ba na bawal maligo sa swimming pool? Kasi wala naman tayong swimming pool. At bawal magpunta sa basement. Wala naman tayong basement. Di ba? So maraming bawal mga kapatid. Una sa lahat, of course, yung timing. Meron tayong cut-off. Di ba? Kasi maalala ko mga kapatid, nung pinabasa ko ito nga about sa cut-off, kung babalikan natin yung kwento ni Noah dito sa chapter 7 ng Genesis, sabi dito, it was God himself, even though si Noah physically ang gumawa nun, pero it was God who provided the rules. Di ba? Sabi nga dito sa chapter 7 verse 14, sabi dito, pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap man at maamo. Ay, sorry. Sabi dito pala, sa chapter 2, sabi dito ng ating Panginoon kay Noah, sabi dito, magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malilinis at 1 pares naman sa di malilinis. So, tapos later on, nagbigay rin mismo ng instruction or timeline ng ating Panginoon. Kasi kung maalala niyo mga kapatid, dito sa chapter nito, hindi naman si Noah ang nagsara ng arko, di ba? Ng pintuan ng arko. Sino? Ang ating Panginoon. Kasi kung hahayaan ng ating Panginoon na si Noah ang magsara ng arko, eh hindi. Matatagalan siya kasi iisipin ni Noah, baka yung kakilala ko, yung best friend ko, yung pinsan namin, baka papunta na dito, baka makahabol pa, di ba? So again mga kapatid, yung mga house rules na ito, hindi lang nag-originate ngayon lang. Even sa panahon pa ni Noah. So, nararapat lang na magkaroon din tayo kasi parati nga natin sinasabi, our God is a God of order. Diba? So, aside sa mga security reason, mahalaga. Mahalaga na ang bawat regular attendees ay sumusunod sa mga house rules mga kapatid. Bakit? Kasi paano may encourage yung mga baguhan na dumalo ulit kung nakikita nila yung mga datyan hindi naman sumusunod? Paano natin mai-encourage yung mga first-timer na muling bumalik dito kung makikita na mga first-timer na yung mga datihan o yung namamahala walang pakialam sa security? Diba? Paano mai-encourage yung baguhan na muling bumalik kung walang order na nakikita sa faith house na ito, mga kapatid? So, parati natin sinasabi ito, bawat isa sa atin mayroong responsibilidad, mga kapatid, sa pag-aalaga ng faith house nito at the same time sa pag-aalaga ng mga baguhan. So, again mga kapatid, tandaan natin yung mga bagay nito. The following is as by following a simple house rules is a simply a choice, mga kapatid. A choice that can have a bigger impact later on. Sabi nga natin kanina sa pag-aaral, meron tayong mga free will. Pero later on, yung mga free will natin, pag ginagamit natin, may mga consequence yan later, mga kapatid. So again, yung pagsunod po natin sa mga house rules na meron tayo dito sa faith house, it's a choice, mga kapatid. So nasa sa atin yan kung susundin natin or hindi. Pero tatandaan natin yan. Kung meron ka mang ginawa or hindi sinunod, hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang buong congregation, mga kapatid. By following simple house rules, we can encourage our visitors to come back. And may bonus pa yan. And they might invite their friends. Diba? Pwede lang imbitahan pa kasi nakikita lang may kaayusan sa loob ng faith house na ito. By following simple house rules, we can present this faith house in a godly manner. By following simple house rules, we can turn our visitors into guests. Alam niyo mga kapatid, malaki pong pagkakaiba
ng salitang visitors sa guests. Kasi guests are expected. Visitors are not. Ha? So, malinaw yan, ha? Guests are expected. Visitors are not. Sa unang dalo nyo, of course, minsan, kasi ini-invite kayo ng mga kapatiran, so hindi naman totally kilala kayo. So, from the very first time, visitors po kayo. The second time, you are already called a guest, mga kat. Bakit? Because we are expecting you to come back. Sabi nga ka na, guests are expected, and we are expected you to be part of God's family. At higit sa lahat, mga kapatid, kung excited kami sa muli niyong pagbabalik upang makasama namin sa panaman, wala nang mas hihigit pa sa excitement na nararamdaman kundi ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. God is waiting for you. God wants you to be part of His growing ministry. Excited, mga kapatid, sa mga baguhan. Excited po ang Panginoon na makasama kayo. Hindi lang sa panambahan, kundi sa lahat ng ministry na meron siya, mga kapatid. Excited ba kayo, mga kapatid? Amen. Dapat lang hindi nawawala yung excitement. Lalo na sa mga datihan. Hindi porket datihan ka na, eh hindi na nakikitaan ng excitement. Diba? Lahat yan, baguhan man or datihan na dumadalo. Dapat excited tayo parati, mga kapatid, na dumalo. Okay? No other than Jesus, sabi ko nga kanina, no other than Jesus is so excited for you to become a regular attendees. Para maging ilaw, para maging asin ng mundong ito, mga kapatid. Sabi nga, di ba? Sabi nga ng isang kapatid, wala nang mas hihigit pa. Kung gagamitin natin yung salitang career, wala nang mas hihigit pa sa maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kahit anong klaseng trabaho or posisyon ang meron ka, hindi matutumbasan yan kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Yung paglilingkod, being a servant of God, is more than a public servant, mga kapatid. Walang sinabi yung mga politician na yan sa isang lingkod ng ating Panginoon. Kaya dapat, yun ang gusto natin. Dapat, yun ang maging desire ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Again, the more visitors we have, God would be happier. And I'm sure gusto nyo maging happy ang ating Panginoon, di ba? Then, let us obey the rules, the house rules of this faith house para mas marami pang bumalik at maka-encourage pa sila. Okay? Okay? So, malinaw ha? Una sa lahat is obey house rules, mga kapatid. Lahat na mangyayari sa faith house nito, meron po tayong kalakip na responsibilidad, mga kapatid. Pangalawa, yan, medyo nagahang. Okay, anyway. So, kanina, obey house rules. Pangalawa naman, focus on having unity in the church. Now, para mas maging appealing ang ating faith house sa mga bisita, sa mga unbelievers, dapat mahalaga, mga kapatid, na makitaan tayo ng pagkakaisa sa loob ng bilang ito, mga kapatid. Is that not, it does not mean that just being near to each other every Friday, it means being dear to each other too. Diba? Totoo naman, hindi porkit nagkakasama tayo sa panambahan dito, ay automatic makikita ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa mo, ang pagkakaisa po, mga kapatid, yung unity, makikita yan pag tayo nagkasama-sama, nagkakaisang gawin yung isang bagay or i-achieve yung isang proyekto, gawin yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Unity can be seen from the moment na nakibahagi ka. Sabi nga, parating nga nababanggit ni Kuya Eric, na hindi pa service yun, yung dumating ka dito, nakinig ka lang, tapos umalis ka. Ang service is yung naging bahagi ka sa paglilingkod ng ating Panginoon. Dito sa number 2, mga kapatid, tandaan natin, hindi lang basta-basta unity. Sabi nga dito, focus, di ba? Dapat focus daw tayo. We are urging each and every one of us to focus on having unity, mga kapatid. Sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 3, the first duty that Paul exhorts to fulfill is to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Take note, mga kapatid, and Christ was able to attain this by His work on the cross. And through that, Jesus Christ was able to reconcile
both Jew and Gentile to God in one body, which is makikita natin sa Ephesians chapter 2, verse 14 to 16, mga kapatid. So, nagawa ng ating Panginoon. Ngayon, sa panahon natin, magagawa rin natin yan and dapat lang ma-maintain sa bawat isa sa atin, mga kapatid. All we have to do is apply and maintain this method, mga kapatid. Again, yung ginagawa nating bayanihan dito sa Faith House na natin, mga kapatid, isang napakagandang halimbawa po, mga kapatid. Yung nakita natin dito, yung pagkakaisa ng mga kapatiran na ayusin ang bilang ito, isang napakagandang halimbawa, mga kapatid. We have achieved something big. Una, dahil sa ating Panginoon. Pangalawa, dahil nagkaisa tayo. So, nagawa natin at nakita natin ang resulta, mga kapatid, di ba? So, all we have to do is to maintain. Tandaan natin itong method na ginawa natin. I-maintain lang natin ito, mga kapatid. In the near future, kahit anong klaseng proyekto, kahit anong problema na meron tayo, makakayanin natin yon kasi nagkakaisa tayo. Sabi nga natin, di ba? Noon, wala pa tayong Faith House kasi nakita ng Diyos na hindi pa handa ang puso ng bawat isa. Ngayon, nung nakita na ng ating Panginoon na ready na yung puso natin sa malaking responsibilidad, ayan, binigay ng ating Panginoon itong bilang ito. So again, mga kapatid, i-maintain lang natin yung unity na meron tayo ngayon, mga kapatid. So imagine it, kung yung klase ng unity na yon may apply natin sa pag-aalaga ng mga first-timer. Lord willing, baka magdoble ang numbers natin by next year, di ba? So again, mga kapatid, special mention po dito, of course, yung mga elders and deacon. Kasi tayo yung nasa front line, mga kapatid. And this will serve as an eye-opener para sa mga leaders. If hindi nakikita ng mga baguhan ang pagkakaisa sa iglesyang ito, malaki po ang responsibilidad natin. Malaki po ang pananagutan natin, hindi lang sa mga kapatiran, higit sa lahat sa ating Panginoon. So, remember, mga kapatid, sa pag-aaral natin sa Book of John, di ba, dun sa bahay nila Kuya Lemuel, na each and every time na disappointed si kapatid na Paul sa mga nangyayari sa iglesia, directly, ina-address niya yung mga leader ng simbahan. Kaya, di ba, nababanggit doon yung specific ng mga pangalan. Kasi, disappointed si Paul sa kanila eh. At directly, kasi first hand sila eh. Gaya na nangyari, nung sumuway sa utos, si Adan at si Eva, sa utos ng ating Panginoon, kahit si Eva pa, ang na-tempt ni Satan. Pero, sino ang pinagalitan ng ating Panginoon? Sino yung unang kinausap? Sino yung hinanap? Si Adan! Kasi first hand, binigay ng Diyos sa kanya. Yung utos na yun, nabawal ito. So, ganun din sa atin, mga kapatid, sa mga leaders ng simbahang ito. Malaki po ang responsibilidad natin sa ating mga miyembro at sa ating Panginoon kung hindi nakikita ang pagkakaisa sa simbahan na ito. Pero, maraming salamat, mga kapatid. Kasi gaya ng nabanggit ko kanina, nagkaisa po tayong lahat, kaya nagkaroon tayo ng Faith House nito. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. So again, ako personally nagpapasalamat sa lahat ng leaders ng simbahan nito. Alam niyo mga kapatid, napakasarap po ng pakiramdam na maging bahagi ka. For example, sa isang proyekto, tapos nakikita mo na ang bawat tao nakaparte na ito, talagang nagkakaisa. Di ba nakita natin yung tao dito, yung mga progress, di ba, ang bilis. Kasi nagkakaisa eh. Kaya, again mga kapatid, yung ginagawa natin ngayon, higit sa lahat, sa mga elders at sa mga deacon, marami pa tayong ma-achieve, mga kapatid, kung ipapatuloy natin yung ganitong klaseng pag-uugali. So, again, sa mga members, sa patuloy na dumadalo dito, buksan nyo ang inyong mga mata at huwag po kayong mahiya na lumapit sa amin. Kung meron kayong nakikitang hindi kaya-aya, kung meron kayong nakikitang hindi nagkakaisa ang inyong mga leaders, huwag po kayong mahiyang magsabi sa amin, mga kapatid. Kasi kayo po, hindi, gaya nga na parati natin nababanggit, hindi po namin nakikita lahat. So we need your help. And we believe na yung gagawin naman natin ng assessment na yon is para yun mas mapabuti pa ang iglesyang ito. So,
Again, malaki ang responsibilidad ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga leaders ng simbahang ito, mga kapatid. Pangatlo, ano pa ang pwede nating gawin para mas ma-encourage natin yung mga bisita na dumalo sa simbahang ito? Be creative. Saan paraan naman? Creative sa pagkain? Creative sa pagsubo? Ha? Sa anong kaparaanan na dapat maging creative tayo para mas dumalo at mas marami pa ang dumalo sa simbahang ito? Wala nang iba, mga kapatid. Sabi nga natin, kung meron man tayong iba bandera sa simbahang ito, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. God wants us to be creative. Higit sa lahat sa mga nagmimensahe, sa mga nagli-lead ng mga Bible study, mga kapatid. Kung gusto natin muling bumalik, yung mga first-timer, kung gusto natin muling bumalik, yung mga first-time na dumadalo sa BS, pues, pag-igihan natin maigi yung mga responsibilidad natin bilang mensahero, bilang mga nagli-lead ng mga Bible study, mga kapatid. Every leader must have the passion to bring every members of this church closer and stronger to the Lord. Malaki po ang responsibilidad natin, mga kapatid, na pataasin ang antas, yung karunungan ng bawat miyembro ng simbahang ito, higit sa lahat sa mga baguhan, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ako, naniniwala ako, one of the main reason kung bakit bumabalik-balik yung Christian sa isang simbahan, dahil sa mensahe. Ang mensahe, mga kapatid, ang mahalaga. Kasi ito yung pinaka, tao nito, kung saan, yung pinaka cover page eh. Mahalaga, mga kapatid, na yung nilalaman ng mga mensahe natin makapasok sa puso't isipan ng bawat miyembro. Sabi nga natin, di ba, yung daily manna na binibigay sa atin ng ating Panginoon, parating bago. Yung karunungan, yung wisdom na binibigay sa atin ng ating Panginoon, hindi nagmamaliw. Then here you are, leading someone, leading a Bible study, nagtuturo, tapos walang bago. God wants us to preach, to bring new messages, mga kapatid. At yun ang mga bagay na magiging dahilan kung bakit babalik at mananatili yung mga bisita, mga kapatid. Sabi nga natin, sabi nga dito sa John chapter 6, verse 35, Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Ang spiritual bread na ito, mga kapatid, na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay parating bago. So dapat lang, each and every time na tayo tumatayo sa harapan na ito, each and every time na nagli-lead tayo ng bis, ginagawa natin, of course, lahat tayo patuloy na binabago ng ating Panginoon, patuloy na ginagawa yung human effort natin para mas mapabuti. Ang mahalaga kasi doon, mga kapatid, is makita ng ating Panginoon yung desire natin to give our best. Of course, marami tayo. Yung pagiging Bisaya ko, hindi ko na matatanggal yan. Pero everything na ginagawa ko to is for the Lord. Kaya mahalaga yun, mga kapatid. Huwag po nating hayaan yung mga kakulangan natin na maging hadlang, na tumayo sa harapan ang mag-declare ng salita ng ating Panginoon. Alam ng Diyos, gaya ni Moses, alam ng Diyos yung kanyang kainaan, kaya binigay niya si Aaron. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Alam ng Diyos yan, lahat ng meron tayo, lahat ng kabigatan tayo, lahat ng mga kakulangan na meron tayo, ibibigay mismo ng ating Panginoon yan. Kaya huwag po natin gawing dahilan yan, mga kapatid. So again, let's be creative. Sabi nga natin, di ba, ang isang Kristiyano napaka-talented. Di ba? Kung gaano tayo, mga kapatid, kung gaano natin pinagbubuti yung mga trabaho natin, higit sa lahat dapat ganito tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yung kagad ang makikita eh, ng mga baguhan eh. Di ba? So mahalaga, mga kapatid, let's be creative, especially sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. And we believe, pagdating sa creativity, sino ang namumuna? Si Panginoong Jesus. Di ba? Tapos naturingan kang anak ng Diyos, tapos hindi ka creative. Diba? Hindi siya kaya-aya. Therefore, God is also expecting each and every one of His servants to be creative and strategic, mga kapatid.
Sa anong mga bagay? Sa anong mga bagay man na ginagawa natin, dapat ini-aim natin na ma-please natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Magbibigay ako na example, mga kapatid. Alam nyo ba kung bakit naging career ni kapatid ni Paul yung paggagawa ng tent? Aside na hilig niya yun, aside na 40 ni Paul yung paggawa ng tent, meron pang mas malalim na dahilan, mga kapatid, kung bakit doon siya natuon. During that time kasi, kung pupunta ka sa isang foreign land, as a missionary, hindi ka tatanggapin. Hindi. Kung sasabihin mo, oy, pupunta ako dito sa Damam bilang missionary o bilang pastor, hindi ka welcome. Pwede ka makapasok, papatayin ka doon. So, ginamit ni Paul yung kanyang talent, yung kanyang forte. Kasi that time kasi, mga kapatid, yung mga skill, yung may mga expertise ng mga tao, madaling makapasok yan sa iba't ibang lugar. So, ginamit yon ni Paul. Kaya nga dumating nga sa punto, di ba, na inspire niya. Hindi lang yung mga nakikinig sa kanya, kundi higit na lahat yung mag-asawa. Si Priscilla at si Aquila. So, ganun din dapat tayo, mga kapatid. Maging kagaya tayo ni Paul. Maging creative tayo. Kung nakikita natin na may mga humahadlang sa mga pag-aaral natin, meron at meron tayong may isip. Meron at meron na bibigay ang ating Panginoon na solusyon sa mga bagay na yon, mga kapatid. So, hindi po basta-basta ang pinagdaanan ng ating kapatid na Paul. Pero, for the Lord, gagawin niya lahat. So, nakita natin yung kaparaanan ni Paul, mga kapatid, para siya makapunta sa iba't ibang lugar, patuloy siyang magbahagi ng salita ng ating Pan, ginamit niya ang kanyang expertise. Now, kung bakit ko na-share ito, mga kapatid, because I want us to be inspired the way Paul, yung desire niya, na even though napaka-risky, pero yung desire niya na maglahat ng salita ng ating Pan. Hindi ba kayo nagtataka, mga kapatid? Bakit na even though foreigner si Paul sa lugar na yon, kahit hindi niya kakilala yung kanyang mga binibis, yung kanyang binibigyan ng mensahe, bumabalik at bumabalik pa rin yung mga first-timer. Kasi creative kasi si Paul, mga kapatid. Creative siya na kahit magkaiba yung kanilang tradisyon, kahit magkaiba yung kanilang mga kinalakihang mga lugar, still nagagawa ng paraan ni Paul para ma-convey yung message directly sa puso ng bawat nakikinig, mga kapatid. So, being creative sa pagpapabot ng salita ng Diyos makes congregation more attentive, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, as a Christians, di lang tayo steward. Kagaya na nabanggit ko kanina, hindi lang tayo steward ng creation. Hindi lang tayo lang din na steward dito sa Faith House nito, mga kapatid. Higit sa lahat, steward po tayo sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Tayo, wala nang ibang aasahan. Sa tingin nyo, may ibang aasahan pa ba ang ating Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita, sa pangangalaga ng kanyang mga salita? Wala na, di ba? Kundi tayo mismo, mga kapatid. Kaya malaki ang role natin being a steward sa salita ng ating Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, the way natin may parating yung mga revelation, yung mga mensahe ng ating Panginoon sa bawat puso ng mananampalataya. Tandaan natin, mga kapatid, educating each member of the church is not only satisfying and it's not only challenging, but it's very important, kundi it is essential sa bawat lingkod ng Diyos, mga kapatid. Mahalaga. Because through proper education, the Word of God, it transforms a visitor to a regular attendee. Then later on, magiging servant of God. Nakikita nyo yung proseso? At nakasalalay yan, mga kapatid, sa kanilang napapakinggan. Nakasalalay yan sa mga mensahe at sa mga Bible study. Kaya sabi nga, di ba, parating nababanggit ni Kuya, malaki po ang responsibilidad natin sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Kasi doon sila natututo eh. Doon nag-grow spiritually ang bawat miyembro ng simbahan. So again, mahalaga ang responsibilidad ng bawat nagme-mensahe, ng mga kapatiran na naglilid ng mga Bible study. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya kagaya ni Paul, let's be creative, mga kapatid. Of course,
meron tayong mga guidelines na sinusunod, meron tayong mga guide na binibigay. Pero sabi nga natin, di ba, parating may revelation ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At through that, may apply natin ito sa iba't ibang sirkumstansya kung or surroundings na meron man kung saan tayo nagtuturo, mga kapatid. So again, mga kapatid, mahalaga na ang bawat lingkod ng anak ng ating Panginoon ay hindi nagsasawa mag-aral, mag-research. Kasi ganito lang yan, mga kapatid, eh. Lahat naman tayo dumarating talaga as a first time, di po ba? Pero so, from the very moment na tumayo ka dito sa harapan, kahit pa paano, sa first time na tumayo ka, malalaman mo kung ano yung mga kahinaan mo, eh. So, from there, the second time na tumayo ka, i-improve mo yon. Then, sabi nga natin, di ba, kung magtuturo ka man ngayon or kung magtuturo ka after 20 years, magkakamali ka pa rin. So, why not do it now? So, again, mga kapatid, let's be creative sa pagpapabot ng salita ng ating Panginoon. Kaya, if kulang sa kalaman ang miyembro ng simbahang ito, malaki po ang pananagutan ng mga elders at mga deacons or ng mga taong nagmemensahe o nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Yung spiritual condition po ng bawat miyembro na meron ng simbahang ito, meron tayong kabahagi. So, hindi porket pagkatapos mong magmensahe dito, basta nagawa mo na lang, sold ka na. Hindi. Kasi, yung pagmemensahe mo, mga kapatid, masasabi mo lang naging effective yan kung nakikita yung transformation ng mga miyembro, kung nakikitaan ng pagbabago yung bawat nakikinig, kung nakikitaan yung bawat nakikinig ng spiritual growth, mga kapatid. Doon mo masasabi, glory to God, kahit papano nagawa ko yun, diba? So again, mga kapatid, I encourage lalong-lalo na yung mga baguhan. Please, kung meron kayong mga assessment, huwag po kayong mahiya. Kasi, kagaya nyo, tao lang din po kami. Meron din po kami mga pagkukulang. But for the Lord, day by day, glory to glory, let's try to improve. Diba? Willing ba kayo, mga kapatid, na maging creative for the Lord to bring glory sa ating Panginoon? Sabi nga natin, diba, kung gusto nyo nang bumalik ang ating Panginoon, gawin nyo na yung gusto niya ipagawa. Diba? Eh, di ba bumabalik ang ating bahay? Kasi ang dami pang tamad, eh. Di ba? Hindi lang tamad. Yung iba naman, may alam, pero wala namang ginagawa. Kaya kung gusto natin bumalik ang ating Panginoon, gawin natin yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga natin, di ba, kung ano man ang ginagawa mo ngayon for the Lord, meron at meron ka pang magagawa. Much bigger, much better sa ginagawa mo sa ngayon, mga kapatid. Huwag ka lang huminto. Kasi ang pagpapala, ay yung karunungan na gustong ibigay o ibuhos ng ating Panginoon sa atin. Kagaya rin ng pagpapala, mga kapatid. Siksik, liglig, at umaapaw. Kaya kung desire mo na mas dumami pa, dumadalo ng iglesia nito, kung ang desire mo, Lord, ito po ang kahinaan ko. Talagang bisaya po talaga ako kahit na ano, talagang lumalabas po talaga. Kung ang kahinaan mo, medyo naiiya ka, or kung ang kahinaan mo mismo, yung wisdom, bakit hindi ibibigay ng ating Panginoon kung desire mo? Diba? Amen ba kayo dun, mga kapatid? Walang ibibigay, ay walang ipagbabawal ang ating Panginoon sa atin, lalo na para sa kanyang kaluhatian. Dapat, maging desire lang natin. Of course, andun yung mga bagay na pwedeng maging dahilan. Pero mga kapatid, if you only focus yourselves sa Diyos na nagbibigay ng buhay, sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa'yo, wala kang may dadahilan. So, for every achievement and failure ng simbahang ito, malaki po ang kabahagi ng bawat miyembro ng lideratong ito, mga kapatid. Especially pagdating sa kalaman ng ating Panginoon. Kung hanggang sa ngayon, meron pang isa dito na hindi man lang niya may describe kung sino si Jesus, kahit in a very short sentence, nako, delikado yun. Alam niyo, mga kanil, kaya, di ba,
nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Na even though andito tayo sa Riyadh, Saudi Arabia, kahit ganito ka-estrito, still, nabibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga pag-aaral, magkaroon ng mga Bible study, even though napaka-late na ng araw, napaka-late na ng gabi. Diba? So again, mga kapatid, I encourage each and every one of you, lalo na sa mga baguhan, kung ngayon, you are a listeners, kung sa ngayon, nakaupo lang kayo, later on, hindi natin alam, gagamitin din kayo ng ating Panginoon for His glory. Sabi nga natin, di ba, hindi titigil ang ating Panginoon sa bawat buhay natin. Hindi siya hihintong, mga kapatid. Yung desire ng ating Panginoon ay baguhin tayo for His glory. Kaya dapat ganun din tayo. Huwag tayong huminto sa pagbibigay gloria sa ating Panginoon. Huwag tayong huminto sa pag-iisip na mas mapabuti pa kung ano mang ginagawa natin for the Lord. So, again, in conclusion, una, let the world see that a church of God, that there is unity within. Let the world see that as a church of God, there is unity in everything we do. Gaya ng sinabi ko kanina, kung makikitaan tayo ng pagkakaisa dito, mga kapatid, yung mga first-timer, yung mga visitors, magiging guests. From guests, magiging regular attendees. From regular attendees, magiging servant of God. Then, let the world see that as a church of God, we are obedient in following the authority inside and outside the church. At ipahamdam, again, sa bawat bisita, yung warm Christian greetings, mga kapatid. Everything that we have today, ano man mga bagay na meron tayo sa ngayon, mga kapatid, we owe everything to God. Again, kung ano man kinatatayuan natin ngayon, binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat pangalagaan. Kung sino man ang first timer na dumalo dito, we have an obligation sa kanila, mga kapatid. If we are really sincere in claiming that we are the ambassador of Christ, simulan natin sa sariling faith house natin, mga kapatid. Are you willing? Amen. Dapat ganun, mga kapatid. Dapat being an ambassador of Christ, dapat magsisimula dito sa faith house nito, mga kapatid. Kung baguhan ka pa, simulan mo sa mga bisita. Entertain mo. Ipakita mo si Jesus. Kung gaano ka kakabuti ang ating Panginoon, i-declare mo ang kabutihan, ang pagmamahal ng ating Panginoon dun sa mga first timer. And for sure, Lord willing, babalik at babalik sila. By being a good steward, mga kapatid, in this house, we can claim victory sa kala ng ating Panginoon.